Welcome back dito sa Milraps TV. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigay niya sa atin. Kumusta na kayo mga ka-alright? Mga kaibigan, mga kakilala. Sa araw na to guys, i-discuss ko sa inyo ang 15 contaminated foods today, part 2. Yan ang ating alamin ngayon guys. Sana tapusin nyo to, yung video na to, hanggang matapos para makapagbigay ako ng idea sa inyo kung ano ang dapat natin gawin. Ayan guys, so umpisa na natin, let's go. Avocado. Ang avocado guys contain the least scientist of any common produce item, though in a part to their thick peel, fewer than 1% of avocado tested has any pesticide residue. So ang avocado guys mas less yung pesticide na nag-aaralan nila, mas less yung avocado yung pesticide. Ayan. So, pangalawa, sweet corn. It is generally low in pesticide and easily make the EWG list. However, the analyze did test for the pesticide glyphosate weed, which is used on generally modifying corn crop. So meron din tong ano guys, yung sweet corn, kaso hindi naman siya totally mataas yung residue niya ng pesticide, mild lang siya guys. Then, pineapple sticks can help minimize pesticide contamination of the fruit, press till the pesticide. So meron pa rin pesticide guys dito sa pineapple dahil sa pagtanim nila guys, nilalagyan nila ng pesticide dyan. Ayan. Gabis is a low pesticide vegetable that contain compound that naturally protect against insect. So ang gabis pala guys meron siyang pesticide ayon sa pag-aaral nila, pero hindi naman siya masyadong mababa lang siya. Yan. Dito na naman tayo sa onions. For the pesticide residues, you may still want to option. Ayan. Ang onion guys, maganda yan, sabi dito. Pag yung organic na onion, ano ba yung organic? Tinalakay ko na rin yan nung nakaraang mga vlog ko. So kung may time kayo, titingnan lang yun guys kung ano yung ibig sabihin ng organic. Para hindi haba yung ano natin. Kasi baka mainip kayo eh. Yung organic daw maganda do kaysa conventional. So meron rin siya ng residuo ng pesticide, pero risk lang, mababa na siya. Ayan. Frozen sweet fish, detectable pesticide residue. However, snappies, which are typically eaten whole, are higher in pesticide residue. So, yung green fish, mayroon din pesticide. Ayon yan dito sa nagsusuri tungkol dyan. Yan. About 80% of papaya are free from pesticide residue. However, most of papayas are generally modified. So it's that's concern, choose organic. So sabi dito guys, ang papaya 80%
mayroon siyang pesticide residue. So ang pinapayo dito sa nabasa ko guys, piliin natin yung organic ngayon kasi generally genetically kasi karamihan kasi guys ngayon guys yung papaya ano na yan, modified na yan. Ano ba yung modified? Yung modified yung pinakailaman na nila yung DNA, yung DNA ng papaya. Yan, natalakay ko na rin yan sa mga vlog ko niyan. Tingnan nga ninyo dito sa mga vlog ko na nakaanbar guys kasi nandoon na yan eh. Ayan. Dito, asparagus. Asparagus, no measure pesticide residue, asparagus contain an enzyme that help break down certain pesticide. So ang asparagus guys, meron din siyang residue ng pesticide. Hindi nga lang nila masusukat kung gaano ang ilang percent or basta mayroon daw siyang residue ng pesticide. Ayan. Dito, mangos. Oh, mangos. Nearly 80% of mangos were free from detectable pesticide residues. And the most common pesticide was well below the EPA's limit. Ayan guys. Sa mangos. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa eggplant. Eggplant. Close to 75 of eggplant analyzed were free of pesticide residue. Despite the fact that this sample were tested with the peel. So, 75% guys. Mayroong 75% eggplant analyzed were free of residue despite the fact this sample was tested. So 75% guys now ang 75% na wala free of pesticide residues. So ibig sabihin 25% ang nakikita nila dito sa eggplant ang nagiging residue ng pesticide. Dito naman tayo sa honeydew melon. Tested were free from pesticide residue and those residue had no more than 4 different types. So mayroon din yan guys yung honeydew melon. Ngayon guys, dito naman tayo sa kiwi. Sample had no measurable amount of pesticide residues among those with detectable residues. Up to 6 different pesticide were present. And guys, kiwi, may nakikita rin sila na pesticide. 6 different pesticide were present. Ibig sabihin, meron pa rin itong kiwi na pesticide. Ayan guys. Ngayon, dako naman tayo dito sa cantaloupes. More than 60% of cantaloupes tested had no measurement pesticide residues. Louis was and scrub the rind of cantaloupes before cutting. Not only the residues pesticide residues but also to remove potentially harmful bacteria. Yan guys, dapat nating makikita dito
So, kailangan daw natin scrub yung cantaloupes, kususin para maalis yung pesticide residues at saka yung mga harmful bacteria. And guys, ang dapat natin maintindihan dito sa sinasabi ko ngayon. Dito na tayo sa number 14, cauliflower. So, pesticide that can harm bees which are vital for pollinating podocarp. Therefore, organic cauliflower is the smartest choice for the environment. So, mayroon din siyang pesticide yung cauliflower. So, ang nirecommend talaga dito yung ano guys, organic na cauliflower. Ayan guys, ang dapat natin maintindihan. Ngayon, dito na naman tayo sa number 15, broccoli. Broccoli were free of pesticide residues in a part because the vegetable contain its own natural insect repellent. So 70% na wala daw siya pre-residues, pesticide residues. So 70% wala daw siyang pesticide kasi may natural insect repellent. Yung panglaban sa mga pesticide, meron siyang yung broccoli, meron siyang panlaban ng mga insect repellent. So 70%, so meron pa rin siyang residue na nasa mga 30%. Yan ang dapat natin makikita dito guys sa video na to. At sana guys may natutunan kayo sa video na to, at sana kung nagustuhan niyo yung video na to guys at may natutunan kayo, mag-comment lang kayo sa baba sa comment box. At kung gusto niyo na ma-shoutout yung pangalan niyo, maglagay lang guys sa comment box hashtag MelRapsTV para ma-shoutout yung pangalan niyo. At hanggang sa muli, see you our next vlog. Thank you at good luck. Bye-bye. Ingat. God bless.